Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa pagtigil muna o pagtigil na ng operasyon ng Captain's Peak Resort sa Sagbayan, Bohol. Sarado muna ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort simula ngayong Webes matapos punahin ang pagkakatayo nito sa paanan ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Ayon po sa manager ng resort na si Julieta Sablas, kompleto naman sila ng mga dokumento maliban lang sa Environmental Compliance Certificate o ECC na nanggagaling sa DNR. Isa ito sa hiningi ng Protected Area Management Board para payagan sila makapagtayo ng estruktura sa naturang lugar. Hindi rin ito hinanap sa kanila. Yun ay ayon sa kanila. Ayon naman sa Sablayan LGU, sa mga balita lamang at sa social media nila nalaman na pinasasara pala ang resort ng DNR. Balak namang magsampa ng kasong administratibo ng Bohol Provincial Government laban sa DNR dahil naghintay sila ng 6 na buwan para aksyonan ng DNR ang naunang investigasyon sa Captain's Peak. Pareho namang nakatagdang maglunsad ng investigasyon ang Senado at ang House of Representatives sa issue. Wala pang komento ang UNESCO na kung posible makakaapekto ang pagtatayo ng resort sa titulong Global Geopark na ginawad sa probinsya noong 1 taon sa buong Bohol na huyan. Abangan po ang detalye ng balitang yan, ha, maya-maya lamang. Patay ang magkapatid na minor de edad sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Mandaluyong City. Umabot rin sa 100 pamilya ang nawala ng tirahan dahilan sa naturang sunog. Nagpa-patrol, Liza Aquino. Labis ang paghihinagpis ni Nanay Annalyn Espinosilla matapos masawi ang kanyang 2 anak sa sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong City, maghahating gabi kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 16 na taong gulang na babae at 4 na taong gulang na kapatid nitong lalaki ang natagpo ang magkatabi sa loob ng isa sa mga nasunog na bahay. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga nasawi. Nilamon ng apoy ang nasa 50 bahay na gawa sa light materials. Pahirapan sa pag-apula sa sunog kaya tumulong na rin ang mga residente sa lugar. Masikip po yung daanan at mahina po yung mga hydrant po natin. Nakulangan na po tayo ng tubig kaya tumawag ulit tayo ng tulong sa iba't ibang mga lugar. Nag-bucket rally na po tayo kanina. Dagdag ng BFP, umabot sa 2nd alarmang sunog bago na apula mag-2:00 kanina madaling araw. Si Alan Ong, mano-manong pinupulot ang mga nasunog na barya mula sa natupok niyang bahay. Ilang buwan din kasing inipon ng kanyang anak ang mga barya. Ito yung ipon ng anak ko eh, nililigtas namin baka sakali may mapakinabangan pa yun. Wala na eh, babagsak na yung bahay ko kahoy eh, baka bumagsak sa akin. Pinalabas ko na yung mga anak ko, wala. Masakit pala pagka nakikita mo nadudurog yung gamit mo ng pagganong. Nananawagan sila ng tulong, lalo na't marami sa mga nasunugan ang walang naisalba. Meron na rin po mga paunang panawid gutom po sa kanila para nasagawin naman po eh, maibsan yung kanilang mga gutom. Sa ngayon po kasi, ayon po sa isang nakausap ko, wala po talaga sila naisalba. Nananawagan na rin po kami na matulungan sila. Tinatayang aabot sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan habang aabot sa 9 milyong piso ang halaga ng pinsala. Patuloy na iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Fire Protection ang posibleng pinagbulan ng apoy habang pansamantala po munang manunuluyan sa isang covered court sa lugar ang mga pamilyang nawalan ng bahay. Liza Aquino, ABS-CBN News. Hindi na muna tatanggap ng pasyente ang emergency unit ng Philippine General Hospital kasunod ng nangyaring sunog sa ospital kahapon. 2 empleyado po naman ng PGH ang inoobserbahan matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Nagpa-patrol, Robert Mano. Ito ang eksena kahapon sa Philippine General Hospital matapos sumiklab ang sunog sa audiovisual room ng ospital. Agad inilika sa mga pasyente mula sa 4 na ward. Sabi ng Bureau of Fire, tukoy na nila kung saan nagsimula ang sunog at isa sa ilalim sa laboratory test ang ilang specimen na posibleng punot dulo nito. Yung affected area doon ay yung mid portion ng AVR, yung audiovisual room nila. Meron din kasi ako nakita doon na ang sabi niya is research unit ng adult medicine.
So isang area lang kasi ito na siguro dahil nga nadamay na lang yung iba, yun yung pinagsimulan. Mabilis na naapula ang apoy dahil na rin sa tulong ng iba pang fire volunteer at naging sistematiko ang paglilikas ng mga pasyente ng PGH. Idineklara na rin ng BFP na ligtas at pwede nang mag-operate ulit ang ospital. Na-isolate na rin po natin yung area na naapektuhan. At bago po binalik ang mga pasyente kahapon, we made sure na yung kuryente nila doon ay maayos. Tsaka yan, nung nagka-kuryente na, nakaantabay pa rin sila. So safe na po ba? Kasama din po namin nag-ikot kahapon yung safety officer nila plus yung mga engineers ng PGH to make sure na safe na po. Dahil naman sa insidente, nakikiusap ang PGH na huwag na munang dalhin sa kanila ang mga emergency cases dahil nagkaroon ng backlog sa kanilang mga pasyente sa emergency unit. Ang aming pong emergency room ay hindi pa tumatanggap ng mga pasyente dahil may mga areas pa na kailangan linisin sa loob ng PGH at punong-puno pa po ang emergency room na hospital. Kaya ang appeal po namin ay hindi muna kami tatanggap ng mga ordinaryong kaso except po yung mga life-threatening emergencies po. Bagamat walang nasaktan mula sa mga pasyente, dalawang empleyado ng PGH ang inadmit matapos mahirapan sa paghinga. Yung po yung unang sumagupa dun sa umuusok na kwarto na kung saan may sunog. So far naman po stable sila, so malamang po mapauwi na rin. Tuloy naman ang pagtanggap ng PGH sa iba pang mga pasyente, kabilang na ang outpatient department. Robert Mano, ABS-CBN News. Naalarma ang PNP sa pagdami ng kaso ng hijack profile scam o online identity theft scam. Kaya payo nila sa publiko, mag-ingat sa paglalagay ng personal na impormasyon sa social media. Nagpapatrol, Raya Capulong. Nagpasaklolo na ang real estate manager na si alias Donna sa mga tauhan ng Quezon City Police District Anti-Cybercrime Group matapos mabiktima ng hijack profile scam o ang online identity theft scam. Napag-alaman niyang ginagamit ng suspect ang kanyang impormasyon mula sa kanyang social media account para makapagbenta ng condominium unit. When a friend called me informing me that a client abroad has been offered the same real estate condo investment, no? Tapos, almost close na yung deal. Medyo kinabahan ako kasi parang baka nagdi-distort na ng money yung hacker. Kasi it was not my number. My photo is used. And also, maybe my license and my credentials has been used. Tinutukoy na ng PNP ACG ang salarin. Pangunahin sa modus na ito ng mga scammer ang hindi otorisadong pag-access sa social media account ng kanyang bibiktimahin sa iba't ibang paraan tulad ng phishing, hacking o social engineering techniques. Gagamitin nila ang nahack na account para magpadala ng mensahe sa mga kamag-anak o di kaya sa mga nasa contact list at magpapanggap para makapanloko at makahingi ng pera. Nababahala ang Philippine National Police sa pagtaas ng kaso ng online identity theft scam. One of the challenges po talaga na mention na natin before, ang hirap po talagang i-trace nitong mga ito kasi we are facing nameless and faceless criminals hiding their identity behind a cellphone or even computer para ma-hack po yung mga accounts po ng ating mga kababayan. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, nakapagtala ng 178 online identity theft scam cases mula Nobyembre 2023 hanggang Pebrero 2024. Sa buwan lamang ng Pebrero ngayong taon, nakapagtala ng 89 na kaso. Kaya paalala ng PNP sa publiko, mag-ingat sa paglalagay ng personal na impormasyon sa social media. Iwasan ding mag-click ng link at mag-download ng attachment sa social media. Ang recommended action po ng ACG ay siguraduhin po na gumamit po tayo ng strong at unique password para po sa ating mga online accounts. At enable din po natin yung multi-factor authentication para kahit mahihingihin pong certain information yan ay hindi kaagad nila ma-access. Nananawagan ng PNP ACG sa mga nabiktima ng scam o anumang uri ng cybercrime na tumawag lang sa PNP Anti-Cybercrime Group Hotline
o i-report sa kanilang social media accounts. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Nagsumbong sa National Bureau of Investigation ang ilang fans ng South Korean boy band BTS matapos silang mabiktima ng ticket selling scam. Ganito rin ang sinapit ng ilang fans si Taylor Swift na matapos magbayad online para sa concert ticket ay di na nila makontakt ang reseller. Exclusive ng Papatrol, Nico Bawa. Noong isang linggo, nagsumbong ang ilang Taylor Swift fans matapos umanong mascam ng daang-daang libong piso sa pagbili ng concert tickets mula sa mga online reseller. Pero bago nagreklamo ang Swifties, nagsumbong din sa NBI Cybercrime Division ang ilang ARMY o mga fans ng BTS. Si Bea, last minute naghanap ng ticket ng concert ni Suga na isa sa mga miyembro ng BTS. Isang reseller sa social media ang nag-alok sa kanya ng ticket na madali na umanong maubos. Nagpadala ako ng 18,000. Pinadala ko sa kanya yung screenshot. Tapos sabi niya, wait lang 5 minutes. After 5 minutes passed, sabi ko, hello, are you still there? Tapos, block na ako. That fast. I was blocked. Tapos hindi ko na siya ma-search. Ganito rin ang nangyari kay Shara na bumili ng dalawang tiket sa parehong reseller. Nagtiwala siya sa reseller dahil marami itong followers at posts ng mga lehitimo umanong transaksyon. Chinek ko yung profile niya. Tapos sabi ko, oh my God, hindi ko na makita yung account. Wala na mismo yung account. Parang ano na lang. Parang nakalagay zero posts. Looks like I've been blocked. Which means it really was a scam. So, I tried multiple times pa to call just to check whether it would go through or not. Sabi nga, hindi na nag-go through yung calls. Nagkakilala na lang ang mga biktima sa social media at doon nila na lamang marami pala silang naloko ng scammer. Kasi hindi pa sila tumitigil. Hanggang ngayon, block na ako. Nagbebenta pa rin sila ng ticket. And hindi lang yung concert sa Singapore, even yung, I think, the coming Bruno Mars concert dito sa Philippines, nagbebenta sila ng ticket. Ayon sa NBI, hindi bago ang modus na ito. Paalala nila, huwag bumili sa mga scalper at reseller. Ang iba ay gumagawa pa raw ng kontrata sa pagbenta ng ticket para magmukha itong lehitimo. Huwag din daw basta-bastang maniwala sa rekomendasyon ng ibang netizen na lehitimo ang isang reseller. Paminsan kasi nadadaan tayo doon sa legal jargon, pakita nila yung kontrata tapos may e-signature, yun na daw parang legit na daw po siya. Pero tandaan natin na kahit may kontrata, mas maganda pa rin na magkita kayo face-to-face. Kung may exchange ng pera, kaliwaan po sana, ticket, tapos pera. Tapos kung magpapanotaryo po tayo ng contract, ay nasa sa batas lamang po yan, dapat sa harap ng notaryo kayong dalawa. Pag parapit na palapit na po kasi itong concert na ito, minsan nadadala tayo masyado sa pagiging excited natin. Try natin na huwag masyado magpadala doon at pag-isipan pa rin natin kung sino ba itong tao nagbibenta sa atin. Kung marami siyang kaya benta na tickets, bakit niya kaya yun? Hinihikayat ng NBI na magsumbong ang iba pang biktima para makatulong sa pagtukoy sa mga suspect. Nico Bawa, ABS-CBN News. Gretchen, sa edad na 57, ayaw pa rin paawat ng international pop superstar na si Janet Jackson. Kamusta naman ang kanyang Together Again concert kagabi? Ati B, unforgettable moment para sa Pinoy fans ang one-night-only concert ng global music icon na si Janet Jackson. Kinanta ni Janet ang kanyang hit sa loob ng 5 dekada at nakiparty rin ng ilang kapamilya celebrities. Nagpapatrol, MJ Felipe. Nagmisto lang isang malaking party ang much-awaited comeback concert ni Janet Jackson kagabi sa Araneta Coliseum. Nag-enjoy ang fans sa paghataw ng music icon sa stage, kung saan kinanta niya ang hits sa loob ng 5 dekada. 57 years old na si Janet, pero humahataw pa rin, gaya ng sa iconic song na Rhythm Nation. Bukod sa All For You at Rhythm Nation, kinanta rin ng 5-time Grammy Award-winning singer ang Best Things in Life Are Free, Escapade. At ang kanyang mega-hit song na Together Again. Yeah!
Bukod sa mga upbeat tracks, nakisingalong along din ang fans sa kanyang slow jams, gaya ng Let's Wait a While. At ang pumatok sa mga Pinoy na Again. Isa sa highlights ng gabi ng kantahin ni Janet ang duet song nila ng namayapang kapatid na si Michael Jackson na may titulong Scream. Spotted ang ilang celebrities na nag-enjoy ng husto sa concert. Gaya ni na Vice Ganda, Sara Jeronimo, Mateo Guidicelli, Vicky Bello at Hayden Co, at Small Laude. Sa photo na in-upload ni Caril, na-meet niya ang music legend backstage kasama sina Iza Calzado, Sara at mga kaibigan. 2011 nang huling bumisita sa Pinas si Janet. Kaya naman memorable at makasaysayan ang concert na ito para sa mga Pinoy. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa full pa rin ang epekto ng El Nino ang maraming lugar sa bansa, lalo na ang mga taniman na kinakapos na ng tubig para sa irigasyon. Kaya po may mga magsasaka na ngayon pa lamang wala nang aanihin, lubog pa sa utang. Nagpapatrol, Dennis Dato. Madaling araw pa lamang nakaabang na sa gripo si Rovilin Cordova ng Sitio Kawayanan sa Barangay Lahog sa Cebu City. Pero lumipas ang mga oras, walang tubig na pumatak sa gripo. Magtukaw, Judmi, para lang nami kaligog man, nami mga bata. Sabi ni Rovilin, kailangan niyang gumising ng maaga para makapaligo lalo't may mga bata siya. Ayon sa Metro Cebu Water District, nasa critical level na ang Haklupan Dam na pinakamalaki nilang pinagkukunan ng supply ng tubig. Mula umulo sa 30,000 cubic meters ng tubig na pinuproduce ng Haklupan Dam kada araw, ay bumagsak na ito sa 10,000 kada araw. Pagkakaroon, we don't know if magpadayon ba nigtaas-taas, umubo ba. So we are on our feet karon. Para matiyak na magkakaroon ng supply ng tubig ang lahat, nag-adjust na ng valve pressure ang Metro Cebu Water District at nag-deploy na rin sila ng 8 water tanker sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang pagdaing ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro. Mula sa dating 80 kaban na inaanim palay ni Reynaldo, bumagsak ito sa halos 10 kaban lamang dahil kapos ang tubig para sa irigasyon. 10 kaban ang aking bayad dun sa tao na nag-arado. Yung nag-intindi, tapos 10 kaban din dun sa Kalabaw, de 20 na agad. Tapos baka hindi pa makasampu yan, okay ta naman ninyo ko. Mag-uutang pa po sigurado. Dahil hindi naman po pwedeng hindi bayaran yung mga ginamit, nagtrabaho. Oktubre pa nang huling bumuhos ang ulan sa Mindoro. Natuyo na ang mga bukal at ang Kalawagan River na ginagamit sa irigasyon. Ito ang Sitio Igmanukan dito sa Barangay Harrison sa Bayan ng Paluan, Occidental Mindoro. At dito sa lugar na ito ay napakalawak ng mga talim na palay. Pero kahit na bumunga itong mga talim na palay na ito, ay wala namang naging butil dahil sa epekto ng matinding tag-init. Ang resulta, walang aanihin ang mga magsasaka. Kasabay naman ang pananalasa ng El Nino, sumasabay pa ang pag-atake ng mga pesting harabas o armyworms sa ekta-ektaryang tanima ng sibuyas. Sari-sari pong gamot namin ginagawa ay hindi po namin masugpo. Kaya po kahit mura pa, binubunot po namin. Ay logi nga po at dati laki po ng gastos. Iniisip ngayon ang mga magsasaka kung papaano nila mababayaran ang kanilang puhunan na inutang pa. Talaga po dumaranas ng taghirap na po ang aming mga kababayan. Matulungan kami ng insurance, ng Philippine Crop Insurance ng ating bayan. Alis kayong gulutin ng makanyan muri. Higit 800 magsasaka naman ang apektado ng El Nino sa Pampanga. Ayon sa Provincial Agriculture Office, problema na rin ang pesting brown plant hopper o BPH na pumipinsala sa mga pananim. 58 million pesos na ang pinsala ng El Nino sa Pampanga. Yung mga municipalities na mention doon, meron yung Mexico,
Candaba, San Luis, San Simon, Apalit, Florida Blanca. At I think kung ako nagkakama din meron na mga 8 to 10 municipalities, no? Either affected yung mga farmers or yung farmers association or cooperatives. Naglaan na ang provincial government ng Pampanga ng 51 million pesos na El Nino Response Fund. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.31 billion ang pinsala sa agriculture industry ng El Nino. Pinakanaapektuhan ang mga palayan na umabot na sa 14,000 hektarya. Pero ayon sa DA, 1.5% lang ito ng total area ng taniman ng palay sa bansa. Dennis Datu, ABS-CBN News. Napipintong bawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water na galing sa Angat Dam. Ito'y para masiguro umanong tumagal pa hanggang Hulyo ang supply ng tubig sa dam. Babala naman ang dalawang concessionaire, posibleng magresulta ito sa bawas pressure o magkakaroon ng water interruption. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Ready na ang mga dram ni Aling Ana sakaling lumala ang sitwasyon nila sa tubig. Nawawala na kasi sila ng supply sa gabi pero bumabalik naman sa madaling araw. Importante kay Ana ang tuloy-tuloy na supply ng tubig dahil sa negosyong karinderya. Sa pagluluto din po, kailangan. Lilinis ang mapinggan, kardero. Sa gabi, nag-iipon din po kami. Ang problema, kung walang ulan, napipintong bawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water mula sa Angat Dam sa Abril. Mula sa kasalukuyang 50 cubic meters per second o CMS, pababa sa 48 CMS. Actually, pahina na yung El Nino. Medyo nandun na tayo sa tail end ng El Nino. Pero yung kanyang drought effects ay pwede pang mag-extend ng mga tatlong buwan. So ayaw naman natin na dumating tayo ng June o mantong tayo ng July na kapos pa rin yung tubig. Sa alokasyong 48 CMS, may epekto na ito sa mga consumer ng Maynilad at Manila Water. Pero hindi naman umano mawawalan ng supply ng tubig sa araw o daytime. Worst case siguro, kailangan namin mag-adjust ng water pressure during night time or talagang ang last resort ay kung pinakailangan namin magkaroon ng interruption during night time. Gagawin namin para lang mapagkasya itong kung ganito talaga yung magiging allocation for Metro Manila. Doon sa mga ilang bahagi na malalayo doon sa aming pasilidad or yung nasa upper floors like sa second floor or third floor na walang overhead tanks yung kanilang mga tinitirhan, maaaring makaranas na ng kawalan ng tubig at certain hours of the day. Kung sakaling magkaproblema nga ang supply, ang unang maapektuhan ay ang mga lugar na matataas, kagaya nito. Dahil kapag mahina ang pressure, hindi na abot sa taas. Pero ang mga nasa mabababang lugar, tuloy pa rin ang supply ng tubig. Ang pamilya ni Ruel na nagtitinda ng merienda na babahala sa water interruption dahil hindi pwedeng mawala ng tubig ang kanilang negosyo. Sana po hindi mawala ng tubig. Tuloy-tuloy ang supply. So, pag nawalan, gutom po yan. Pero payo ng Maynilad at Manila Water, hindi pa naman kailangan mag-ipon ng maramihan sa ngayon dahil normal pa ang supply galing sa Angat Dam. Pagbibigay tayo ng paunang abiso, kung sakaling magkakaroon ng interruption doon sa kanilang area, pwedeng through social media, doon sa aming social media pages, or yung direct text messages sa ating mga customers. May enough time naman po para makapag-ipon yung ating mga customers. So for now, hindi pa namin po na-i-advise na mag-ipon na sila ngayon kasi makakasama pa nga po yan doon sa pressure ng tubig. Nasa halos 1.6 million ang customers ng Maynilad na kumukonsumo ng 2.8 billion liters ng tubig kada araw, habang mahigit 1 million din ang customers ng Manila Water na umaabot naman ng 1.4 billion liters ng tubig kada araw ang nakukonsumo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, paano ba gayan? Makakaranas pa ba tayo ng amihan? Makakaranas pa ba tayo ng mainit na panahon? At makakaranas ba tayo kahit kaunting ulan?
Kabayan, medyo hindi gaanong mainit bukas kahit papahina na ang amihan at pawala na rin po itong shear line dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon. Pero nagpalamig pa rin po ang amihan kaninang umaga dyan sa Northern Luzon. Nasa 13 degrees Celsius ang temperatura kaninang umaga sa La Trinidad, Benguet at 14.8 degrees Celsius naman dyan sa Baguio City. Ang mainit pong easterlies ang iiral sa halos buong bansa sa mga susunod na araw. Magdadala po iyan ng maalinsangang panahon hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Biyernes, sa Mindanao po may ulan sa umaga sa Davao Occidental at Sarangani at meron din po mga dagliang ulan sa ilang bahagi po ng Caraga, maging dito po sa may Bukidnon, Lanao provinces at sa Soccsergen. Mainit naman po maghapon sa Visayas pero may mga posibleng dagliang ulan sa Leyte, Southern Leyte, sa gitnang bahagi ng Cebu at sa may Negros Oriental. Hanggang gabi naman po halos walang ulan sa Palawan kaya aasahan din pong mainit ang panahon maghapon. Sa Luzon, magpapaulan pa po ang palusaw ng shear line sa Quezon at sa Laguna mula umaga hanggang tanghali. At meron din po mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi dito sa may bahagi ng Cordillera, maging sa may Pangasinan at Tarlac. Tayo naman po sa Metro Manila, maulap po mula umaga hanggang tanghali, bagamat pagsapit po ng hapon ay sisilip muli ang araw. Sa forecast naman po ng Pag-asa, nasa 40 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o yung init na mararamdaman ng ating katawan bukas. Diyan po yan mararanasan sa Baybay City, Cotabato City at Dumangas, Iloilo. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Sasampahan na ng kasong human trafficking at serious illegal detention ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang walong dayuhang suspect sa isinagawang raid sa Pogo Hub kahapon sa Bamban, Tarlac. Ayon kay PAOC Executive Director Gilbert Cruz, isinagawa ang joint law enforcement operation sa Zone U1 Technology Compound sa sitio Pag-asa sa barangay Anupul pasado alauna imedyon ng madaling araw. Aabot sa 383 Pinoy at halos 300 dayuhan ang narescue mula sa Pogo Hub. Tukoy na umano ng PAOC ang mga biktima at suspect sa pangmamaltrato habang patuloy ang paghahanap sa iba pang biktima. Tinanggalan na rin umano ng pasaporte ang mga nagtatrabaho sa Pogo Hub para hindi makaalis ng bansa. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung ano natin, yung pag-search natin. Kasi nga we are searching 36 buildings, ano, hindi ordinaryong buildings ito, talaga malalaking buildings ito. And about 10 hectares of land. So medyo malaki. It turned out na sabi nila, meron po itong lab scam sa loob, meron pong romance scam sila, may cryptocurrency scams and other scam activities dito po sa Pogo Hub na ito. Dalawa na namang haligi ng industriya ang nagpaalam. Ang batikang composer na si Ernie De La Peña at ang tinaguriang reyna ng prosthetics ng Pilipinas na si Cecil Baun. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Marami ang naantig sa madamdaming kantang May Bukas Pa na mas pinasikat sa hit serye na may kaparehong pamagat at pinagbidahan noon ni Zaijan Haranilla. Pinigyan naman ng bagong versyon ni Gary V ang kantang Kapalaran na gamit ngayon sa action serye na FPJ's Batang Quiapo. Ilan lang ito sa mga walang kamatayang kanta na nilikha ng batikang composer na si Ernesto De La Peña. Ngayon, nagluluksa ang mundo ng OPM sa pagpanaw ni Mang Ernie sa edad na 91. Sa higit 4 na dekadang karera ni Mang Ernie sa industriya, pinasikat ng kanyang mga kanta ang OPM icons na tulad ni Rico J. Puno, Didit Reyes, Sharon Cuneta at Lea Navarro. Ipinagluluksa rin ng entertainment industry ang pagpanaw ng isa pang hinahangaang haligi, si Cecil Baun, ang tinaguriang Philippine Queen of Prosthetics. Sobra ang pagmamahal niya sa showbiz kasi alam ano, ang showbiz ang nagpalaki sa amin. My mom works so hard para lang mag-get niya yung kanyang dream na maging
they call her like an icon in show business. She doesn't sleep. She's always there. Si Cecil ang nasa likod ng makeup at prosthetics sa ilang iconic films mula dekada 80 hanggang 2000s. Tulad ng Oro Plata Mata, Shake, Rattle and Roll at Darna. Nakilala siya for her work, for her passion, for her talent, but she doesn't even went to school. Mm-mm. It's from her self that talent. She gained that talent. That you cannot, even the international movies, they were so proud of her. Sina Cecil at Mang Ernie, mananatiling inspirasyon ang mga kontribusyon na humubog sa kani-kanilang larangan para sa mga kapwa Pinoy na gustong sumunod sa kanilang yapak. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga pamilya ni na Mr. Ernesto de la Peña at Ma'am Cecil Baun. Hindi na muna tumatanggap ng mga turista o mga guest ang kontrobersyal na resort na nasa paanan ng Chocolatier sa Bohol. Ito'y kahit noong isang taon pa naglabas ng closure order ang DNR sa kanilang establishmento. Pinaliwanag naman ng lokal na pamahalang kung bakit nabigyan pa ng business permit ang naturang resort ngayong taon. Live mula sa Bayan ng Sampan sa Bohol, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi! Ano baga? Ang paliwanag sa akin kanina, dahil ang tanong ko, bakit nauna ang business permit mula sa local government kesa sa ECC mula sa DNR? Paano ngayon ang paliwanag niya? Ano na ang pinaka-latest? O kabayan, ang sabi ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan ay hindi sila nabigyan o binigyan ng kopya ng Department of Environment and Natural Resources ng temporary closure order. Ikinagulat na lang nila na may ganito na palang utos ang DNR matapos itong maibalita at lumabas sa social media. Ilang oras bago tuluyang magsara ang Captain's Peak Resort. Tahimik na inalis ng mga empleyado nito ang mga paninda sa kanilang sari-sari store. Tanging ang sweldo sa resort ang inaasahan ni Irene na ipinantutusto sa pag-aaral ng anak. Kaya galit siya sa sinapit ng kanyang pinapasukang trabaho. Hindi ko talaga maintindihan itong pamalaan. Ba't ganun? May nilabag daw kami. Sinira daw yung buntod. Hindi naman. Ayon sa manager ng establishmento, hindi lang basta resort ang Captain's Peak. Parang ang sakit sa dibdib po. Pagkatapos hindi nila, wala po silang mindset na sana ganito, hindi na lang mapasira yung Captain's Peak Resort kasi kawawa naman yung mga taong nagtatrabaho dyan. Huwebes ng umaga, bukod sa mga empleyado, wala nang ibang tao sa resort. Ayon sa staff ng resort, sa ordinaryong araw ay hindi naman talaga ganun karami yung bisita na nagpupunta rito. At kung titignan mo na nga, akalain mong nasa gitna lang ito ng bukid. Base sa isang 2018 resolution, kabilang sa mga kondisyon ng pag-endorso sa proyektong Captain's Peak ay ang pag-blend ng kulay ng mga istruktura sa kulay ng natural environment ng Chocolate Hills. Isa rin sa pinakamahalagang kondisyon ay ang pagkakaroon ng Environmental Compliance Certificate, bagay na aminado si Sablas na hindi nila agad na i-apply. Pero katwiran niya, hindi rin naman umano kasi ito hinahanap. Parang smooth lang nag-ooperate kami. Kung talagang the law, if ever you are not allowed to operate without that certificate, talagang i-stop nila kami. Maliban sa ECC, kompleto ang dokumento ng Captain's Peak mula sa transfer certificate ng titulo, DTI registration, fire safety certificate, maging ang business permit na kaka-issue lang nitong Enero. Ayon sa Sagbayan LGU, sa mga balita at social media na lang nila nalaman na ipinasasara pala ang resort ng DENR. Aminado ang lokal na pamahalaan na kailangan na nilang maging mas mahigpit pagdating sa pagsuri ng mga dokumento. There is a regular presumption on the part of the Office of the Mayor kasi nadadaan yan sa MPDC at sa Engineering Office at saka sa Mendro, pati sa Assessor. I think we have to be more strict na
make it sure that all the laws be complied with. Humihingi ng dialogo si Bohol Governor Aris Aumentado sa DENR at LGU habang pinag-aaralan din ang pagsasampa ng kasong administratibo sa kagawaran. Naghintay umano kasi sila ng 6 na buwan para aksyonan ng DENR ang naunang investigasyon sa Captain Speak. Pareho namang nakatakdang maglunsad ng investigasyon ang Senado at Kamara sa issue. Yun po ay diniklara ng National Heritage. Eh sinasabi niya, hindi naman daw nila ginalaw yung chocolate hills. Sinira ho nila yung view. Ngayon, ang pangit na hong tignan. Pero para kay Senador Robin Padilla, hayaan ang mga Boholano na magdesisyon sa kapalaran ng resort. Pero siyempre, kailangan natin pakinggan yung mga taga-Bohol. Lugar nila yun. Pag narinig natin sila, oh, baka okay naman yung explanation nila. Gusto ko lang malaman nila na very strange. Magkaroon na swimming pool. Para naman kay Senator Loren Legarda na pangunahing nag-akda ng batas na ginawang protected area ang Chocolate Hills Natural Monument, kailangang papanagutin ng mga opisyal na anyay hindi umaksyon laban sa paninirang ito sa kalikasan. Suportado ng kinatawan ng UNESCO sa ilang bansa sa Southeast Asia kabilang ang Pilipinas, ang anilay responsableng pagkilos ng DNR para pamahalaan at protektahan ang mga lugar sa bansa na may geological significance. Idineklara ng UNESCO ang Bohol Island bilang Global Geopark noong nakaraang taon, ang kauna-unahang may titulo nito sa Pilipinas dahil sa geological identity ng isla na 10 milyong taong nabuo, kasama na rito ang Chocolate Hills. Pero sa hiwalay na pahayag, hindi naman sinagot ng Secretary General ng UNESCO sa National Commission sa Pilipinas kung posibleng makaapekto ang pagtayo ng resort sa titulong iginawad sa probinsya. Sa ngayon, tututukan na umano ni Sablas ang pag-a-apply ng ECC para sa resort. Pero malinaw na hanggang wala pa ito, ang mga empleyado ng Captain Speak, sadsad na muna ang kabuhayan. Kabayan, kaninang alas 10 ng umaga ay may mga nagpunta na kawani ng DNR doon sa Captain Speak at nag-ikot sila at nagsagawa ng inspeksyon pero hindi na tayo pinalapit at hindi rin sila nagbigay ng pahayag. Ngayon, kanina ay humihingi rin tayo ng sagot o update mula sa central office ng DNR pero maging sila ay walang sagot o pahayag. Kabayan. Alam mo, Rafi, kaya wala silang sagot ay dapat sagutin nila itong tanong natin. Ang DNR ay nag-issue ng temporary closure order last September 6, 2023. Okay? And a notice of violation to the project proponent last January 22, 2024 for operating without ECC. Ano ang ginawa ng DNR? Alam pala na lang walang ECC. Wala silang ginawa. Oo. LGU, ang pinagbatayan naman ng resort, ay yung binigay na business permit ng LGU. Ang paliwanag nga ng LGU, eh, nauna ang business permit kesa sa paghingi naman ng ECC. So, meron ditong hindi nagtrabaho sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Maganda nga imbestigahan ang naturang issue. Pero, ako'y naniniwala na hindi dapat Boholano lamang ang mag-ari ng Chocolate Hills. Dapat ito ay pag-ari ng buong Pilipinas sapagkat ito'y pinagmamalaki ng buong Pilipinas, hindi lamang ng mga Boholano, Rafi. So, meron na ba yung plano kung ano? O kung sisirain na yung kakuan, wala pa, no? Temporary closure lang. Temporary closure pa lang, kabayan, pero natanong din natin, no, yung may-ari o yung manager ng Captain Speak kung kasi may mga moves, may mga panawagan na i-demolish ito. Sa ngayon, ang sabi nila, ang hamon nila doon sa mga nagsasabing ipadilmolish yung Captain Speak ay pumunta muna para makita nila yung sitwasyon doon at kung meron ba talagang nasirang bahagi ng Chocolate Hills at kung wala naman, eh bakit daw nila kailangan ipadilmolish ito? Kabayan. Sige, abangan natin. Maraming salamat, Rafael Bosano mula sa Bohol. Sa ibang balita naman, naghahanda na ang kamera na arestuhin si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y kasunod ng patuloy na di pagsipot ng pastor sa mga pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Nagpapatrol, RG Cruz. Ang gusaling ito sa may south gate ng Batasang Pambansa Complex ang piita ng mga taong pinaaresto ng kamera. Kanina binuksan ito sa media, fully air-conditioned, may his and hers na toilet, pero tabo at timba ang pang-shower.
may kama at beddings pero di na pinakita sa media dahil may ibang nakapiit ngayon. May CCTV rin ito at bantay sarado. Sagot ng kamera ang lahat ng pagkain pero pwedeng magpa-deliver. Pwede ring bumisita. 9 to 11 a.m. at 3 to 5 p.m. ang visiting hours. Araw-araw pwera linggo. Pagdating pa lang ng detainee, may screening agad. Na meron na pong na held in contempt yung ating committee, dito po siya dadaan. Bale, i-screen po yung gamit niya and then iiwan po yung kailangan iwan. Ganun po tayong logbook. Dito po siya maglalak yung time ng kanyang pagpasok. Ang medical team para po siya ay aming ma-examine. And then after po niyan, pagka okay na po naman yung kanyang health, hihintayin na po namin yung contempt order and then dito na po siya mag-stay. Babasahan din po namin siya ng aming guidelines. Hopefully, they will enjoy their stay here. We promise them a pleasant experience. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, malapit nang iparesto ng kamera si Kiboloy. Hindi niya kasi sinisipot ang investigasyon ng House Committee on Legislative Franchises sa mga paglabag umano sa prangkisa ng SM9 na iniuugnay sa KOGC. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. It will be signed by the chairman of the franchise committee and any authorized house official can sign it. So it's either me or the speaker can sign the warrant of arrest. Pending pa yun. That's why we're going to release it probably Monday or Tuesday. Pero kagabi, aprobado na ng Kamara sa second reading ang panukalang batas na babawi sa SM9 franchise. Paglusot nito sa Kamara, kailangan rin itong aprobahan ng Senado bago maging batas. Section 4 and Section 7 of RA 11422 were violated through the blatant red tagging, fake news peddling, and violations of broadcasting standards. Section 10, 11, and 12 were also violated when changes in ownership were not reported to Congress. When the franchisee failed to comply with the dispersal of ownership requirement, and when it failed to comply with repertorial requirements for almost 3 decades. Sa ngayon, wanted ng Kamara at Senado ang pastor sa iba't ibang issue. Muli namang nanawagan si Senador Robin Padilla na bigyan ng due process at pagkakataong magpaliwanag si Kiboloy. RG Cruz, ABS-CBN News. Nakabalik na sa Pilipinas kaninang umaga ang dalawang natitirang crew members ng barkong MV True Confidence. Ayon po sa pahayag ng Department of Migrant Workers, nabigyan ng fit for travel clearance ang dalawang Pinoy seafarers na nagtamo ng serious injuries matapos tamaan sa missile attack ng Houthi rebels noong March 6. Sinalubong ng medical team ang umuwing seafarers at agad dinala sa ospital para ipagpatuloy ang pagpapagaling. Siniguro naman ng DMW sa mga apektadong OFW na makakatanggap sila ng tulong mula sa pamahalaan. Yung insurance ay aayusin din po natin, no? Dahil may makukuha po sila na insurance at mandatory po ang coverage sa ating mga lahat ng seafarers, no? Meron din pong mga entitlements ang ating mga seafarers, no? Kasalukuyan po kaming gumagawa ng additional mechanism kung paano papaiigtingin yung ganitong mga sitwasyon at para maiwasan yung pagkasawi at pagkasugat ng mga seafarers natin. Panibagong donasyon ang natanggap ng ABS-CBN Foundation ngayong araw mula sa World Bex. Ito ang tuloy-tuloy na pagsasanipwersa ng ABS-CBN Foundation at World Bex sa paglilingkod sa ating mga kapamilya. Formal nang binuksan ngayong Webes ang pinakabagong exhibit ng World Bex Services International Incorporated. Nanilho ka ng iba-ibang building at construction companies. Tatagal hanggang March 17, 2024 ang exhibit na nagtatampok sa mga world-class na produkto at serbisyo. We're very happy that World Bex was able to provide a platform to provide business opportunities to all sectors like MSMEs, big companies. So we provide a venue where people can really like connect and eventually
exchange ideas and at the same time give probably some suggestions on how we can also like improve the industry that we are in right now. Highlight ng okasyon ang turnover ceremony ng donasyon ng Worldbex sa inyong ABS-CBN Foundation. This relationship was started when na buhay pa si Gina Lopez, di ba, kapatid ko. So I think what happened was they saw her passion and her drive to really help the Philippines and the Filipino people. So they decided this is what they wanted to support. Patuloy na maghahatid ng iba-ibang serbisyo publiko at magbibigay pag-asa sa pamilyang Pilipino ang ABS-CBN Foundation at Worldbex na nananatiling matatag ang samahan. Through good times and bad, nandito kami kasi yung pinakaunang motivation namin is to help, to be in the service of the Filipino, just like the network. So yan ang mantra namin, yan ang laging iniisip namin. So we'll be here to support ABS-CBN Foundation in all its endeavors, not only Worldbex, but all our partners will be here to support you all the way. Partnership once again. Sugatan ng isang babae matapos naman laban sa lalaking kamit-up niya na holdapper pala. Muli namang nagbabala ang pulisya sa publiko na mag-ingat sa mga taong sa social media lang nakikilala. Exclusive ng Papatrol, Zian Ambrosio. Pagsaksak niya sa akin. Idinadaing pa rin ng 20 anyos na dalaga ang hapding dulot ng tinamong saksak sa likod. Kwento niya, hindi niya inaasahan ang lalaking kamit-up ay holdapper pala. Nagulat na lang ako sa mga walang tao na doon ako niya tinutukan ng ano. Kutsulyo. Nasa gilid ko na siya, nakagano na yung kutsulyo sa akin. Sobrang takot ko na po. Sa salaysay ng biktima sa mga polis, tatlong araw na niyang kachat sa social media ang lalaki. Nagkasunduan niya sila magkita sa isang lugar sa Quezon City nitong Martes ng umaga. Dito sa lugar na ito sa sitio Bakal Bago Silangan, Quezon City, ginawa ang meet-up ng biktima at ng sospek. Pagkatas nila magkita, doon na siya tinutukan ng kutsulyo, sabay pilit na kinukuha ang kanyang cellphone at 2,000 piso. Tumanggi ang biktima ibigay ang hinihingi ng lalaki at dito na sila nagpambuno hanggang sa masaksak siya ng suspect. Agad na tumakas ang lalaki tangay ang cellphone ng biktima. Agad ay sinugod ng mga responding tauhan ng barangay ang dalaga sa ospital. Ang suspect naman dumiretso din sa isang paggamutan dahil nagtamo rin pala ito ng sugat sa tuhod. Sa backtracking ng mga pulis sa kuha ng CCTV, natunto nila ang pinunta ang ospital ng suspect. Nung una, ang sabi nung lalaki, biktima din siya. Mm-mm. No? Biktima din siya dahil nasaksak din umano siya ng isang suspect. Pero nang isama ng mga polis ang suspect sa ospital na pinagdalhan sa dalaga, ay positibo siya yung tinuro nito na siyang nang hold up sa kanya. Bakit kanya tinutukan ang kutsilyo? Kasi medyo daw yung pera para lang daw sa lola. Pero hanggang sa police station, todo tagi pa rin ang suspect sa paratang. Bigla na lang po may nanaksak sa amin. Ito yung tinuturo niya. Ayun nga po, siguro akala niya kasabot yung ano, yung lalaki. Paalala naman ng PNP sa kababaihan, huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao sa social media lang nakikilala. Mag-ingat po tayo sa pag-transact, lalo na sa cellphone. Yung nagsasabi na magkita tayo, mag-meet up tayo sa isang lugar. Uso ngayon yung tinatawag nila na akay hold up. Aakayin ka, kunyari may ibebenta or makikipag-usap lang something. Ang purpose pala is mang hold up. Sinampahan ng kasong robbery at frustrated homicide ang suspect. Z. Ana Brosio, ABS-CBN News. Pwedeng mag-apply ng compensation claims ang direktor na si Jade Castro at kanya mga kasama na pinalaya kamakailan. Ito'y matapos na sabihin ng korte na mali ang pagkakaaresto sa kanila ng mga pulis sa Catanawan, Quezon noong Pebrero. Ayon kay Board of Claims Chief of Operations, Jovi Ann Escanio Santa Maria, maaaring makakuha ng ₱10,000 sila Castro base na rin sa kinalabasan ng kanilang kaso. Kaiba pa ito sa danyos na matatanggap nila base sa utos ng korte. Ngayong Webes, nagkasundo ang DOJ at Commission of Human Rights para sa mas epektibong implementasyon ng compensation claims para sa mga individual na hindi makatarungan ng pagkakaakusa at pagkakakulong. Pag-aaralan po naman ni na Castro ang nasabing kasunduan bago gumawa ng hakbang.
at first, all we really wanted to do was to get out. No, but then we said, no, this should have a purpose. And that's why we think that we need to do something, no, and use this experience to help maybe create change, no, to maybe shed light on what is wrong about what's going on in the system. Nakarating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Czech Republic para sa apat na araw na state visit. Sinagot din ng Pangulo ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na panay pasyal lang daw ang kanyang ginagawa sa ibang bansa. Mula sa Czech Republic, nagpapatrol Joyce Balancho. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? You know, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time in, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Hindi naman dinerechong sinagot ni Pangulo Marcos ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginagamit ng kanyang administrasyon ang charter change para mapahaba pa ang kanyang termino. Matatanda ang bago ang banta na ito, sinabi ni Duterte na pabor siya sa pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Nako-confuse kasi ako sa KPRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. Gayunman, sinabi ng Pangulo hindi na niya pinipersonal ang mga pahayag ni Duterte. Binati pa niya ito para sa kaarawan sa March 28. We will of course wish him a happy birthday and many happy returns. Hindi ako namemersonal. Para sa akin, hindi naman madali pero nahihiwalay ko yung trabaho at saka yung personal. Samantala, ibinahagi ng Pangulo na napag-usapan nila ni German Chancellor Olaf Scholz ang imbestigasyon ng International Criminal Court sa drug war ni Duterte. Nanindigan si Marcos na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC, pero may mga binagoan niya ang kanyang administrasyon sa kampanya laban sa droga. In my view, the enforcement can only take you so far. And we have taken it as far as we can. So kailangan natin tignan is the prevention and the rehabilitation, which is, I think, a different approach. Samantala, inihayag din ng Pangulo na hindi siya nababahala sa utos ni Chinese President Xi Jinping sa Chinese military na maghanda para sa posibleng gulo sa karagatan. So, although he did not, the President Xi Jinping did not state that outright until now, that really has been the policy since I think of years already, for the last 2 or 3 years. So I'm not surprised, we will have to continue to do what we can to defend our maritime territory. Bago tumulak papuntang Czech Republic, nakipagpulong din si Pangulo Marcos sa ilang negosyante. Kasama dito ang Bosch na inaasahan ng Pangulo na makatutulong sa gobyerno para sa PUV modernization program. Nagpahayag din ang isang wind and solar energy developer company sa Pangulo ng interes na mamuhunan sa bansa sa halagang 392.4 billion pesos para sa pagtatayo ng offshore wind farms. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Nakalabas na ng ospital si dating unang ginang Imelda Marcos. Sa isang text message, sinabi ni Senator Amy Marcos na na-discharge ang ina mula sa ospital kahapon at nangangailangan na lamang ng ilang gamot, gayon din ang pahinga sa kanilang tahanan. Nagsama-sama ang brightest young artist sa much-awaited na Star Magical Prom. At live mula sa Alabang, nagpapatuloy si Ganiel Krishnan. Ganiel, nagsimula na ba ang ivory carpet walk ng mga Star Magic artist? Gretchen, the long wait is over. Isa-isa nang dumarating ang Star Magic artist para sa Star Magical Prom. Bukod sa kanilang outfit at mga kilig eksena, highlight din ngayong gabi ang announcement kung sino ang tatanghaling prom king at queen. Mula sa sweet at creative promposals,
fitting ng outfits at iba-ibang paghahanda. Ngayong gabi, makakamit na ng young artist ang experience sa Mala Fairy Tale na prom. Ilan sa mga aabangan ngayong gabi ang pagpapakilala ng ilang new faces sa industriya, pati na ang announcement ng tatanghaling prom king and queen. Malalaman na din kung sino ang mag-uwi ng iba pang awards gaya ng top noble prince and princess, top royal prince at princess, at top charming prince at princess. Espesyal din ang Star Magical Prom ngayon dahil for the first time makaka-experience ang fans na makasama sa ivory carpet at sa mismong prom night. Ang napiling fans ay si Lyron Ocampo at Ia Gallo na ibinida ang kanilang creative proposal sa Once Upon a Time Challenge para sa kanilang idols na sina Angie Salvacion at Francine Diaz. Bukod sa Star Magic Artist, dadalo din ang ilang ABS-CBN executives gaya nila ABS-CBN Head of Production and Star Magic Head, Laurenti Diogi. Gretchen, patuloy na mapapanood ang live stream ng Star Magical Prom sa Star Magic YouTube channel. Balik sa inyo dyan sa studio. Ang saya-saya, maraming salamat, Ganiel Krishnan. Kinaaliwan ngayon ng mga netizen ang video ng isang asong Pinoy o Aspin na marunong tumulong sa mga gawaing bahay. Makikita sa mga ipinadalang video ni Bayan Patroller Victor Briones kung paano siya tinutulungan ng kanyang alaga na si Bron sa ilang gawaing bahay. Mula sa pagpupulot ng basura, pagsisilong ng mga sinampay, hanggang sa pagtitiklop ng mga damit. Kabayan, tingnan mo, tumutulong itong si Bron. Kwento po ni Victor na hasa niya si Bron sa tulong ng mga tutorial video sa isang video sharing website. Maliban kay Bron, meron pang 6 na alagang aso si Briones na tinuturuan din niya ng mga tricks. Oy? Idinaan sa tula ng hepe ng Baguio City Public Order and Safety Division ang paghahanap sa may-ari ng nawawalang sapatos na natagpuan sa isang overpass sa lungsod noong Linggo. Napukaw ni Darren Longid ang mga netizen sa kanyang mala Cinderella na kwento na nawawalang itim na sapatos hanggang makarating ito sa may-ari na si Pamela na isang Nigerian national. Ayon kay Pamela, galing siya noon sa simbahan at nagpalit siya ng sapin sa paa sa overpass. Hindi na niya umano napansin na nalaglag na pala ang kapares nito. Uy, Prince Charming! Ganda! Ah, laking balita, no? Ito naman, feel good. Dahil na yung sapatos. Ang feel good lang dito yung Nigerian dahil nakita yung sapatos. Ano naman feel good sa ating bansa na nawawalang sapatos? Ito naman, may ano, pagkakawang gawa. Oh, honest. Malay mo, magkatuluan sila, di happy ending. Oh my God. At di lang yun, huwag natin kalimutan yung aso. Charming. Ay, gusto ni kabayan niya. Ay, happy ka na. Doon tayo sa aso. Happy si kabayan sa aso. Galing na aso. Galing na. Diba? Talagang man's best friend. Hindi, ano, siguro talagang concentrated. Isa lang aso siguro niya. Oo. Concentrated siya. Baka may panahon siya para Kasi tumitiklop ng t-shirt yung aso. May nakita ako, namamalengke ng aso. May ay, talaga. May paano ka ba yan? Sige nga po. May kagat na basket. Pero paano tapos magbabayad yun? May nakalagay na pera. Assistant lang. Ay, talaga? Oo. Okay. Buti hindi ano? Kinukupit. Ay. Kinukupit. Bagay pagkupitin ka, kagating sila. Hindi, masamadong baka maambus sa daan. Hindi na makarating. Wala na to. Alika na po. Alika na. Sa ball? Wala po, ano naman sabihin mo. Sa ball. Sa ball daw. Sa ball na, walang katapusan. Hintayin na lang natin tuluyang masara. Ang ganda naman ang Bohol, di tayo kailangan pumunta doon. Nakarating ka naman doon? Sa Bohol, oo. O sa Chocolate Hills? Oo naman. Sa Chocolate Hills, hindi sa resort. Balik-balik sa Bohol. Pero sabi ng apo ko, Papo, bakit chocolate? Maraming chocolate doon. See? Wala pang masyadong. Ako, 2 beses lang. Mm-hmm. Coverage pa. Ako din. Nung lumindol. Ay, mm-hmm. Ako hindi naman lindol. Kaya marami pa rin. Yung kanina, nakita lang niya ang Chocolate Hills sa litrato. Eh, pumunta sila. Ngayon, nakita niya sa video. Sa video. Ngayon, na-curious sila. Mm-hmm. Dalhin mo, kabaya. Doon sa resort? Dalhin mo sa Bohol. Napakaganda ng Bohol. Mag-swimming sila ron. Tapos yung Lobok, di ba? River. Ang ganda. Oh, nanggaling na. Sorry po, Lobok. Hindi Lobok. Magagalit siya yung mga taga-Lobok. Jesus.
Araw-araw po ito. Bahay lang ang peg. Kwentong lasing. At yan po, mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan.